Nag-aaral ka na ba ng German language? O nag-start ka na mag-aral nito? Nasa anong level ka na, tol? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano ako nakapasa sa B2 German exam. At magbibigay din ako ng mga tips kung ano-ano yung mga ginawa ko para makapasa dito. Huwag kayong aalis. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Kamusta kayo mga tol? Salamat sa pagbisita. Kamusta? Ako nga pala si Eric Medina. Isa akong Filipino nurse na nagtatrabaho dito sa Germany. Gumagawa ko ng mga video tips para sa mga Filipino nurse na naandyan sa Pilipinas at sa mga nagbabalak magtrabaho dito sa Germany. Kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, comment, at subscribe. Pati na rin, i-click mo na rin yung notification bell button para updated ka to. Isa sa requirements sa pag-apply dito sa Germany ay ang German language. Sa tingin ko, isa ito sa pinakamahirap na pagdadaanan ng isang aplikante para makuha yung tagumpay. Isipin mo, mag-aaral ang aplikante ng German language from 7 to 8 months o minsan na maabot pa ng 10 months. Sa mga panahon ito, napakalaking oras ng i-google ng isang aplikante. Ito yung unang step para sa tagumpay dito sa Germany. Sa mga hindi nakakaalam, mahirap pag-aralan ang German language. At sa tingin ko, mas mahirap pa siya kaysa sa English. Kasi ang English, napag-aralan natin siya since elementary pa. At ang English ay meron lamang na 26 alphabet letters. Samantalang ang German language, bukod sa 26 alphabet letters, meron pa silang tinatawag na umlaut. Umlaut, kung sa English yun yung vowels na meron tuldok sa ibabaw. Halimbawa yung letter A, ay tuldok sa ibabaw. Ang pronounce hindi letter A, kundi E. Tapos meron pang yung O na may dalawang tuldok, tapos yung U na may dalawang tuldok. Kaya hanggang ngayon, hirap na hirap pa rin ako kung paano siya i-pronounce. Saka yung sa article ng German language, alimbawa yung sa English, diba sa English merong da, diba, the apple, kaya yung a, o da yung an apple. Sa German language, meron din silang ganun. Ang mahirap doon, tatlo. Tatlo yung articles nila. Yung tinatawag na der, di, at das. Kung saan, itong article na to ay may mga corresponding gender. Bawa yung der, pang lalaki, yung di, pang babae, at yung das, yung neutral. Kung gusto mo talaga tol na magtrabaho dito sa Germany as nurse, syempre, kailangan mong pag-aralan ang language nila. Kasi, hindi mo sila maiintindihan kung ano yung mga pinagsasasabi nila. At hindi naman lahat ng Germans ay nagsasalita ng English. So, kailangan mo talagang pag-aralan ito. Tulad ng IELTS na merong listening, reading, writing, at speaking, ang German language ay meron din ganito. Ano nga ba ang makakatulong para ma-improve mo ang sarili mo sa German language? Yung lecture sa school, actually, hindi siya enough. Kailangan mo mag-extra effort para madagdagan yung word chats mo. Sa paggawa nun, malaki yung chance ang makakapasa ka sa B2 exam. Hindi naman kailangan na dapat alam mo lahat ng laman ng Wörterbuch. Ang importante lang dito, alam mong mag-analyze ng questions o yung halimbawa yung sentence na mababasa mo. At halimbawa ang mabibigay sa iyo during speaking. Halimbawa, yung sa exam ko, sa speaking, meron akong word na nabasang hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero alam ko yung idea o kung saan umiikot yung topic. Kaya, ayun, na-express ko yung ideas ko. Nakapagsalita ako na maayos. At yun, natawid ko yung speaking. Awa ng Diyos, naipasa ko. So, tol,
Ano nga ba yung mga makakatulong para makapasa? Una, sa smartphone mo, marami kang makukuha dyan. Tulad na halimbawa mga applications. Sa akin, yung time ko, meron na akong mga nakasave na application sa cellphone ko. Yan, makikita nyo merong certain applications na makakatulong sa pag-aaral mo ng Deutsch. Una-una dyan, itong kasi sa German language, meron silang tinatawag na mga verb conjugations. So, malaking tulong ito. So, pwede mo siyang, ito, limbawa itong elephant yung verbe na to. Ito, malaking tulong to. So, maganda yung download mo to, tol, makakatulong sa ito. Dahil, napakalaking naitulong ito sa akin. Limbawa, spielen. O, yung play. Yan, meron siya mga conjugated words dyan. Yan. Kasi napaka-komplikado talaga ng German language. Yan. Sa tingin ko, alam mo na naman itong conjugations kung nag-aaral ka na o nag-start ka na ng German language. Itong grammatic na makakatulong din to. May mga certain topic dito na nakatulong sa akin sa pag-aaral ko ng German. Andiyan sila lahat. Yung mga pronomen, adjective, substantive, article, basta nandito sila. Check mo lang din tong applications na to. Laking tulong, tol. Isa pa itong Lingui. So, itong Lingui, isa siyang water buko dictionary. Download mo din to hanggang ngayon dito sa Free Game. Sa Free Game, ginagamit ko pa rin to kasi may mga ibang words pa ako na hindi pa alam. German words na hindi ko pa alam. Kaya pag ganun, dito ko tinitingnan. Type ka lang dyan. Bawa, yun nga, spielen ulit. Minalabas dyan kung ano yung meaning. Tapos, meron pang isa ito. Isa din, napaka malaking tulong din to sa akin nung nag-aaral ako ng German language o yung Deutsch. Yung DICCC. Dictionary din siya. Either DICCC o Lingui. Laking tulong na tol. Kung nag-aaral ka na ng German language, huwag na huwag mong kalimutang i-download yung dalawang ito. Napaka-importante. Mas maganda, matuto ka ng at least 5 German words araw-araw. At the same time, alamin mo na, halimbawa yung mga verbs, 5 verbs sa isang araw o kahit nomen. At kung sa verb, alamin mo na rin yung mga certain prepositions nila. Meron pang isang nung nag-aaral kami ng German language noona, parang nagdududa ako kung tama ba tong app na to para sa amin. Pero nung napagtanto ko, ayun, maganda siya. So actually, isa siyang laro. Yan, tinatawag siyang memorize. So dito may mga yan, certain na parang mga modules, so na may sasagutan ka. Bawa, learn new words. Tapos may certain level pa siya kung B1. Yan, Dero, Das Comics. Naralam mo yan. Tapos ang laro, ganyan. Comic. So, tapos may certain point siya. Ito, ito yung ginamit namin araw-araw o parang libangan. Laking tulong din to, tol. Kaya i-download mo rin to. Isa pa, sa YouTube, maraming mga topics o maraming mga ways para may pag-aralan ka. Isang, lalo-lalo na yung listening. Kailangan mo yun, tol. Napaka-hirap, lalo na sa akin noon. Medyo actually, mahina yung pantinig ko, parang gano'n, no? Basta, sanayin mo yung sarili mo na mag-search sa YouTube ng mga videos about sa German language. So, lalo na sa huren. Napaka-hirap ng huren nila. Sa patol, sa habang nag-aaral ka ng German language, panood ka rin ng mga parang balita nila. Isa dito yung Tagesschau. Meron silang YouTube channel
panoorin mo siya araw-araw, makakatulong yun doon. Sa una, huwag ka mapaprustrate na hindi mo sila lahat maiintindihan. Kasi ganoon naman talaga ang importante. Habang nanonood ka at may narinig kang word, yun, try mong isulat, jot down, tapos yung pag-aralan mo. Ganun yung ginawa namin. So, araw-araw, nanonood kami nito. Lagi siya, para siyang ano, para siyang TV patrol sa atin o yung 24 oras, parang ganun. Mabilis sila magsalita, pero pag minute-maya mo siya, inaraw-araw mo siya. Kahit mga isa, dalawa, tatlo, apat na words kang marinig, sulat mo, laking tulong yun, tol. Alam, lalo na din sa listening. Masasana yung tenga mo na nakakarinig ka ng yun, German words. Meron pang isa. Ito, itong sa English, DW, pero DV, Deutsche Welle. Napakalaki ding tulong nito. May mga certain topics din dito na pwede mong mabasa. Merong mga videos dito, pwede mong pakinggan din. Search ka lang dito, tol. Laking tulong, tol. Promise. Ito yung ginawa ko habang bago mag-exam. Ganto lang ako. Tsaka yung tagi siya. Tapos, yun. Laking tulong. Download mo din to. Kasi pa, sa YouTube marami din mga yung mga cartoons na German. Doon, sanayin mo na din yung sarili mo. Kahit yung mga simple lang yung, mga simple lang yung sinasabi. Laking tulong yun doon. Ginawa ko din yan. Speaking of YouTube channel, marami ding mga YouTube channels na nag-o-offer o nagbibigay ng mga courses o ng mga lectures. Time namin, meron dito si Jenny. Jenny siya ang pangalan. Si Jenny, type mo, Jenny. German. Yan. Nung una, ang pangalan niya lang ay parang siya lang, Jenny lang ata ang pangalan niya. Malaking tulong din to. Marami ako natutunan din kay Jenny. Yan, tingin ako na itong huli, parang marami na silang nag-discuss. Meron din silang mga pang, alimbawa, level A1, A2, B1, B2. Kahit mga C1, meron nga din. Check mo lang din ito. Pangalan na niya ngayon ay Lynn Goni German. Ito si Jenny, masyadong mga seryoso. Pero kung gusto mo na medyo may pag hindi seryoso, subukan mo tong si Anya. Learn German. Yan. Ito, si Learn German with Anya. Ito, marami din ako natutunan. Na-explain niya na maayos kasi si... Although si Jenny nag-English din. Ito, si Anya nag-English din. So, bawat salita ni Anya ng German, ina-convert niya o tina-translate niya na ng English. German to English. Tapos, meron pang isa. Gusto ko ding i-share sa inyo si yung Easy German, yung mag-asawang si Karin tsaka si Janusz. Ito yung mga nag-i-interview yung bawa sa Strasse, Upland Strasse, nag-i-interview sila at kung ano ng mga topic pa, yung napakalaking tulong. Isa, may podcast pa ata to. So yan, check nyo lang din. Ang tulong doon, promise. Meron din pala sa Pinterest. Marami ka din makikita mga parang German and by mga articles. Tapos may mga certain pictures, may mga certain pictures. I-save mo sa phone mo. Laking tulong din, tol. Nakatulong din sa akin yan. Bukod pala dun sa Deutsche Welle, meron din makakatulong sa yung Spiegel TV ba yun? Spiegel TV. Yan, Spiegel TV magazine. May website din na yan. Yan, ito. Marami din mga pwede matutunan dito. Ano?
guys. Marami ka din makukuha dito, tol. Tapos, kung halimbawa may kaklose ka o classmate, subukan mo, tol, mag-aral. Kasama siya. Halimbawa, practice kayo ng halimbawa ang speaking. Huwag kayong mahihiya kung magkamali kayo. Ganun talaga. Sa umpisa, okay lang magkamali. Hanggang ngayon nga, nagkakamali pa rin ako. Kaya okay lang yun. Kayo matakot. Salita lang ng salita. Ang advantage lang sa akin, sabay kami ni yung fiancé kong mag-aral ng German language. Kaya, ayun, nakakapag-practice kami. Anytime noon, nakakapag-practice kami pag, ano, kahit kabalo-baloktot na German, okay lang. Normal yung magtatawanan kayo kasi nga, hindi naman tayo German. Practice mo magsalita sa harap ng salamin. Yun, malaking bagay din yun. Kung halimbawa malapit ka na sa, malapit na yung exam mo, may schedule ka na, ito gawin mo, tol. Mag-practice kang halimbawa mag-i-exam ka na mismo. Ang ginawa namin noon, nag-search kami sa internet ng mga exam ng B2 exam, mga sample. Tapos ang ginawa namin ng fiancé ko, lagay kami ng oras. Mayroon tinatawag na time pressure. Kung yung mismong ginagamit doon sa exam, yun yung ginagawa namin. Halimbawa, kung ilang minutes lang sa schreiben, ilang minutes lang sa reading, ilang minutes lang sa schreiben, sa listen, lahat. Yung speaking, nag-try din kami noon. Para, alam mo yun, masanay yung sarili mo na, ganito yung gagawin ko sa exam. Alam kong sa ganitong certain na part ng exam, ganitong oras lang yung gagamitin ko. Dapat kung sa halimbawang sa listen, nabasa ko na within ganitong oras, ganitong minutes, basta pag nag-aaral ka ng German language, learn by heart. Isa puso mo ang pag-aaral ng German. Lalo na sa speaking ko, halimbawa hindi pa ayos yung grammar mo, okay lang, basta magsalita ka lang na magsalita. Yung sa akin nga, nagulat ako ng time ko, yung antimanong pag-upo ko nung sa speaking, nagulat din ako sa sarili ko, yung salita lang ako ng salita. Kaya, yun, practice lang, tol. Isa pa, naiintindihan ko na habang nasa school, o halimbawa sa yung mga nag-online na lectures, sa simula, ang hirap nito, ganyan-ganyan, yung, sige, mamaya na, aralin. Paya ko lang, tol, habang nasa lecture o yun sa online, dun pa lang isa puso man yung ginagawa mo. Kasi ang hirap talaga na pagdadaanan mo sa language na ito. Promise. Kaya ngayon, actionan mo pa lang. Kung halimbawa nasa lectures ka, kailangan maging active ka. Hindi yung sabihin mo, malayo pa naman ng exam. Hindi, simulan mo na. Hanggat maaari, malayo pa yung exam mo, marami ka ng board chats na alam. Mas maganda yun, tol. Ayun. Ano pa ba? Practice. Practice ka mag-speaking, practice ka mag-writing, practice ka mag-reading, at pati practice ka ng listening. Lahat, practice mo siya bago mag-exam. Gawin mo ang lahat, tol. Sanayin mo lang sarili mo kung halimbawa nasa A1 ka pala, magbasa-basa ka na ng mga pang A1, pang A2, magbasa-basa ka na, tol. Kasi pag sisisiyan mo siya, kung magtatamad-tamad ka, halimbawa ngayon na A1 pa lang, hindi. Pagdating mo ng B2, nako, napakahirap to. Hindi sa, dinidiscourage ko, kaya sinasabi ko to sa inyo para makatulong. Kasi ako na-experience ko na yan, kaya ayoko ma-experience nyo yung nangyari sa akin na nung A1, pag ganito-ganito, pero nung nag-A2 na yun, gusto ko lang kayong tulungan, tol. Hanggang ngayon, actionan nyo na. Isa pa sa pinaka-importante sa lahat, kung hindi mo magagawa ang lahat ng ito,
hindi ko mapapasa ang lahat ng ito kundi dahil kay Lord. Pray, napakalakas ng prayer. Kaya kami, pupunta pa kami ng simbahan every Friday to sa meron doon sa amin sa Kalamba, yung Mahal na Senyor. Every Friday nagpe-pray talaga kami doon, at the same time nagsisimba din kami sa simbahan. Pupunta din kami ng Quiapo noon, dadasal. Kung i-compare ko yung exam, halimbawa yung board exam dito sa B2, mas kinabahan ako dito sa B2. Alam mo yun, iba yung pressure, iba yung, kung baga naisip ko na parang tama ba yung pinasa ko. Basta tol, itong German language, isa lang step. Isa lang to sa mga steps na tatahakin mo as a aplikante dito. Kaya kung nandiyan ka pa lang sa German language, pagbutihin mo na tol, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Ibigay mo na ang lahat ng lahat ng kaya mo. Yun yung sa amin, ang fiancé ko. Yun, thank you kay Lord at sa lahat ng efforts namin. Nakapasa kami ng sabay. At one take lang to, hindi sabag mamayabang, one take lang. At tingin ko naman, deserve namin yun. Kasi ginawa namin lahat ng pag-aaral, lahat-lahat. Saksi ang mga pamilya namin, ibang taong nakakilala sa amin, kung ano yung mga ginawa namin, ano yung mga sakripisyong pinagagawa namin. Kaya actionan mo na tol. Ayun tol, may naitulong ba ako sa mga pinagsasabi ko? Kung meron, paki-comment naman sa baba. Tapos pa-like na rin itong video. Kung maaari, kung may mga kakilala ka pa ng mga nag-aaral ng German language, pwede mo na rin itong i-share sa kanila. Tapos yung mga ibang video tips ko sa about sa German, dito sa Germany, paki-share na din tol. Gusto ko kayo lahat tulungan sa abot ng aking mga kaya. Muli, maraming salamat. Lalo na sa mga 280 plus kong subscribers. Dumadami na kayo. Maraming salamat. At mag-iingat kayo dyan sa Pilipinas. Alam ko parang nasa ibang lugar, nasa ECQ o GCQ na. Hindi ko sure kung saan. Basta mag-iingat palagi. At good vibes. Magpe-pray lang din kayo palagi. Mag-ingat. Lahat-lahat na. Huwag yung kalimutang mag-like, comment, subscribe. Pindutin mo na yung subscribe button dyan tol. Tapos yun, panoorin mo pa yung ibang mga videos ko. Kaya bye bye.